sister. Katang ka, Miss? Sa Manila lang po, San Mateo Rizal. Wala man dito, Tarlac City. Oh, Tarlac, North Luzon po. Oh, Tarlac City. Nakarating ako diyan sa may Saragosa. Santa Rosa. Santa Rosa pagkatapos Saragosa, pagkatapos lapas na Tarlac na yun. Kumusta ka kayo, sir? Okay naman. May anak po, may anak ka na, ma'am? Opo, dalawa. Babae, ako, lalaki. Kayo po, sir? Ako apat. Marami-rami. Apat. Dalawang babae, dalawang lalaki. Okay. Pero yung tatlo, meron na asawa. Yung bunso kasama ko din sa bahay, 16 years old na, nag-birthday nung 18. Ano po ang tawag doon? Biyudo po kayo? As in, wala? Oh, 10 years na. Ikaw? Hiwalay lang po. 12 years na, 2009. Buti di ka pa nag-asawa. Ay, hirap po ng buhay. Tsaka nadala na. Inantay ka. Inantay ka, sir. O? Inantay ka pa, sir, ni ma'am. Oo nga. Naghahanap nga DJ, charot. Hirap na po, ano, sir. Hirap magtiwala kasi nadala na. Tsaka hindi pa ako pwede kasal kasi hindi pa anod yung unang marriage ko. Hindi naman lahat na lalaki ganun, di ba? Sabagay. Anong malay mo? Ilan taon na po kayo, sir? 58 na ako, ikaw? Ilan po? 58 na ako, matanda na. 58? Bata pa ho yun. May luto, ay. Ano bang luto, 55? 65? May super luto ba po? May 58. Nasa luto ako. Ikaw, ilan taon ka na? Nasa luto. 49 po. Mag-50 na this October. Ah, bata pa. 15 years pa bago mag-60. Kaya, dapat mag-establish na muna ng isang magandang relasyon para pagdating ng 60, enjoy na lang. Ano po kayo? 58, no? Oo, 58. 10 years, almost 10 years ang age gap pala natin. Oo. Oh. May apo na po kayo? Meron na. Tatlo yung anak ko, may asawa, yung panganay ko. Lima yung anak. Tapos yung pangalawa kong anak. Tatlo. At pangatlo. Dalawa. Kaya sampu na yung apo ko. Wow. Ang laki na ng pamilya niya na. So ano po pinagkakalaan mo ngayon, sir? Meron akong dito sa bahay. Meron akong kitchenette. Meron kayong ano, sir? Meron akong kitchenette. Ah, kitchenette. Internet. Ano yung hulog-hulogan. Tsaka, dati ako nagtitinda sa palengke, kanya lang ngayon, nagkaigpitan lang. Live na naman. Live ito sa kwan, sa DJ. Hello po, anak niyo po yan? Hindi. Kaibigan, kumpare. Okay, hello po. My name. Sa DJ, DJ Gel. Ang haba ho ng listahan ko, oh. Parang wala na akong may tatanong. ayun na, andyan ay kumpare ni Sir Ma'am. Si kumpare, andyan yan sa kasal ninyo. Ano po, DJ? Sabi ko si kumpare ni Sir, andyan yan sa kasal ninyo, sigurado sa kasal ba? Yun yung kaagad. Hindi pwede kasal, DJ. Hindi pa ako annulled eh. Naantay ko nga papa-annulled yung ex ko eh. Kasi yan ang usapan namin. Wala pa ba siyang asawa? Balita ko, meron siyang Philippine. Nasa Japan kasi yung ex ko. Tagal na. So, balita ko may wala kasi naka-block siya sa akin eh. Tsaka sa mga anak ko. Pati mga anak mo, naka-block siya sa mga anak mo? Hindi maganda yung nagiging niya sa mga bata. Kaya ako po yung nagpapaano sa kanila since na maghiwalay kami. Ako po yung ako po yung inatay. Alam niyo po yun. Ako yung inatay. Nanay, tatay din. Pero ngayon, malamig ng konti kasi isa na lang yung inaalagaan ko.
Opo, malalaki na kasi. Yung anak ko buso, wala rito, nagpunta sa kuya niya sa Ordaneta, Pangasinan, doon kasi nakatira yung kuya niya. May sariling bahay na rin doon. So since ano po, since nagbalo kayo, hindi pa ho kayo nagkapag-asawa ulit? Hindi, natakot ako. Bakit ho? Mabait siguro yung asawa niyo? Hindi. May aminin ako sa iyo, ayaw ko magsinungaling. Oh, sige po, kailangan mo talaga honest sir kasi nandito tayo na maraming nanonood eh. Para makilala natin yung katisa, kailangan maging honest. Ano po yun sir? Sige po sir. Oo, may aminin ako sa iyo. Hindi ako balo. Pero iwalay kami 10 years na. Mm-hmm. Kasi nagulo ko siya. Inalis ko ng tulo yan. Inalis ko ng tulo yan kasi kaya hindi pa ako nakakapag-asawa. Siguro natatakot ako, baka magaya ulit yung makuha kong ganun ulit yung makuha kong babae. Okay, so hindi talaga, buhay pa talaga siya? Buhay pa, pero nasa malayo lang, nasa Roas Isabela. Uy, bakit nyo naman sinabing balo? Eh, baka parang buhay pa, pinatay nyo na. Oo, pinatay ko na sa puso ko. Kaya sinasabi ko, kahit nakarap yung mga anak ko, pag may nagtanong, nasawa pa, patay na yung asawa ko. Yung mga anak ko, dead ma lang. Kasi alam nila yung dahilan ko, kabat nasasabi ko yun. Sir, if you don't mind, ano po yung uli yung rason bakit mo siya pinalayas? Anong problema? Naglalaki siya dito mismo sa bahay ko. Ayan, ganun. Tapos, ako kasi, nagtitinda ako nung araw na yun. Titinda ako, alis ako dito sa bahay. Alas 7 ng umaga, ang uwi ko alas 6 ng gabi. Tapos, araw-araw ganun, sinabi ng mga kapitbahay, pagkaalis ko daw, dumarating yung lalaki rito. Hanggang minsan, dahil natitismis na, kinumpront ako, sinabi ko, kung po pwede, huwag mo nang pagpuntahin yung lalaki rito kasi nati-chismis na kayo. Tapos sabi niya sa akin, wala ka bang tiwala? Malaking tiwala ka, kaya ngayon, pinababayaan kita, sinagsasabihan. Hindi ko inisip na gaganunin mo ako, sabi ko. Tapos, since then, hindi na po kayo nag-asawa? I mean, hindi na kayo nagkaroon ng relasyon? Hindi na. Natakot ako kasi baka makuha ko ganun ulit. Eh, di ba sabi, kasasabi nyo nga lang po, hindi naman po lahat ng lalaki ganun. So ganun din po sa babae, hindi po lahat ng babae kagaya po nung asawa nyo. Oo, sana kung halimbawa makatagpo ako, hindi na niya katulad. Kasi hindi ko na isip kung ano yung magagawa ko pa. Baka kung nung nagpatawad ako, baka sa susunod, kung sakali, makakita pa ako ulit. Baka ibang nangyari, baka siguro makapatay ako, ganun. Huwag naman po. Hinihiling naman po sa Panginoon yung tamang tao para sa inyo. Baka, nagkamali lang yun. Paano pag bumalik po yun? Wala na, bumalik na yun. Bumalik na, nakaisang buwan. Bumalik na, pero hindi ko na tinanggap. Kasi sa akin, sige po sir, sige po. Kasi sa akin, homo lalaki, iba yung sakit, iba yung kirot. Hindi ko alam kung sa yung naramdaman ko, ganun din naramdaman. Siyempre ho, iba kasi ang ano ng lalaki pagka yung asawa ang nagloko. Oo, pag ang babaeng nagloko, masakit. Hindi ko alam yung naramdaman ng lalaki, ang babae kapag ang lalaki nagluko at nahuli ng babae. Kung parehas kami yung naramdaman, kung parehas ang sakit. Same lang po sir, kasi sa akin yun ang reason kung bakit din kami naghiwalay. Nung asawa ko ah, parang ano lang kami, mas 12 years na akong hiwalay, pero 7 years lang kami nagsama. Pero doon sa 7 years na yun, wala nga akong maalalang magagandang ano eh. Kasi pagkakasal namin, alis ka agad siya, tapos bumalik after a year. Tapos, ano lang, once a week lang umuwi, tapos minsan twice a month. So, hindi talaga, hindi nag-work yung marriage namin. Pero yung sinasabi mong, pareho lang yung pain, tingin ko lang ha, sa babae, kaso lang, mas mataas kasi ang ego ng lalaki, kaya mas masakit para sa inyo.
akala niyo mas masakit para sa inyo pagka kayo ang pagbabae yung ano, babae yung nagloko. Pero wag kayo matakot magmahal kasi hindi niyo naman malalaman kung yung sinasabi niyo baka ganito uli kung hindi niyo susubukan. Sana. Kasi kaya... yung sa akin po sir bumalik 2009 kami naghiwalay, 2016 after 7 years. Bumalik naman po siya eh. I-share ko lang po kasi alam ko maraming single mom sa dito sa Wanted Sweetheart, no. Kasi yung kung ando hanggat nandun yung chance sana na maayos yung pamilya. Nag-try naman po ako after 7 years, pero kasi doon sa 7 years wala na po talaga sa, para sa side ko, wala na yung love. Kasi ano eh, ilang taon din kami na walang communication, yung alam mo yung binubuhay mo yung pamilya, yung dalawang anak mo. Although nan may suporta na hindi may suporta naman siya. May time kasi sir na almost 3 years na talagang as in wala akong communication sa sarili ko. Tapos after 4 years saka siya nagpaparamdam, tapos naging 7 years nag-ano siya na bumalik. Nagbigay naman ako ng chance sa kanya. Nagkabalikan kami 2016 pero parang isang buwan lang nung bumalik ulit siya ng Japan para balik sa dati. So nakikita ko hindi naman worthy, walang effort, walang ano. Kasi ano na nga eh, kumbaga yung relasyon nyo wala na nga yung love para na lang sa mga bata. Doon ko na ano na hindi rason na magbalikan kayo, yung parang anuhin mo yung sarili mo para lang sa mga anak. Kasi mga anak ko that time, malalaki na eh. Alam din nila, pinaalam ko sa kanya, gusto niyo bang magbalikan kami ng daddy nyo or what. Sa kanila ang advice sa akin, lalo na yung panganay. Kasi sa ngayon, ang panganay ko po is 21 years old, second year college. Tapos yung bunso ko, babae, mag-grade 11. So malalaki na sila, nakakaintindi na. Kasi since nung naghiwalay kami, 7 years old pa lang yung anak kong lalaki. Alam niya yung sitwasyon eh. Never akong nag-hide sa kanila kung ano yung pinagdaanan ko sa daddy nila. Kasi para maunawaan nila, lumalaki silang alam nila kung ano yung meron sa paligid, anong pamilya meron sila. Pero kahit naman wala yung daddy nila, pinaparamdam ko naman sa kanila yung kumbaga siguro kung meron mang pagkukulang, yung pagiging pagkaroon ng ano, father figure sa kanila. Pero yung sabihin mong ano, yung pagmamahal ng, kaya nga ako po laging nanay at saka tatay sa kanila. So wag ko kayong matakot na ano, magmahal kasi yun ang pang ano natin sa kailangan ng ano natin eh. Hanggat may buhay. Opo. Mamahal tayo sana. Ako naman, matagal kami pinagsamahan namin, 23 years. Doon pa niya na isipang magloko. Samantala nung maging asawa ko yan, 15 para 16 siya. Ako naman, 25, 26 na ako ganyan. So ilang taon po siya nung nagloko, sir? Asa ilang taon? 38? Oh, bata pa. O 32. Ganyan. 32 tapos ano kaagad ang anak mo? Oh, 42 naman ako noon. 42, 32. Hindi, 38. Bata pa. 38 yung maglong. Bata pa nga ho. Sabi nga nila, life begins at 40. Baka doon pa lang ho siya nagdadalaga. Dadalaga, ang dami na nang apo noon, mangyari yun. Walo na yata o siyam. Walo na yata yung apo. Sabi mo 38 po siya nung ano? 38 siya nung maghiwalay kayo? Oo. Tapos walo na agad? Kasi yung mga anak ko. Yung panganay ko ngayon, kuwan na siya. 31. Kasi yearly yun, yung tatlong magkakasunod na yun, 31, 30, 29. Taunan siyang nanganak noon. Ngayon, yung panganay ko, 31 na. Tapos yung anak kong sumunod, 30, tapos 29. Tapos itong bunso ko, 16, 13 years ang agwat. Ah, okay. So, sir, anong doon sa 10 years na yon, anong pinagkabalan nyo? Tinitingnan ko po yung listahan ko kung ano susunod na tanong ko sa inyo. sige, tanong ka lang. Okay lang. Sige lang po. Ano po pinag sa 10 years na yun? Paano nyo na-enjoy yung I mean yung life nyo? Kasi hindi naman po pwedeng puro lang tayo problema. Oo. Ako,
nagtitinda ako noon. Titinda ako sa palengke ng Tagok Gulaman. Sa palengke. Sabi nga naman ang kapitbahay ko noon, ang tibay ni Bon. Kung sa akin nangyari yun, hindi na ako magtitinda. Siguro maghapon palagi lasing na lang. Araw at gabi lasing. Pero ako, hindi. Tuloy, parang walang nangyari sa buhay ko. Kasi ako, katuwain, ganun. Makomedy, ganun. Diretso lang. Pag nagtitinda ako, parang walang nangyari. Pero pag umuwi ako, minsan, madaanan ko yung mga kapitbahay. Sasabihin nila, tibay ni Bon. Sa akin nangyari yun, hindi siguro ako magtitinda. Tapos, mag-isa lang ako sa bahay. Kasama niya yung anak ko noon eh. Yung anak ko noon, grade 1. Yung bungso ko, grade 1 nung mangyari yun. 23 years kami nagsama. Tapos, mag-isa lang ako sa bahay. Kasi sa 20 years na yun, 23 years, hindi ako nagloko. Talagang walang babae. Kasi iningatan ko yung ginawa naming pamilya. Iningatan ko na sana huwag masira. Huwag magmula sa akin. Pero siyang nanira. Tapos yung mga anak ko, minsan, tutulungan ko dito sa pagtulog. Kasi sabi nila, baka raw magbikti ako. Baka raw paamatay ako dito sa bahay. Ba't mo gagawin yung kako? Eh, doksuelo ng nanay nyo, yung asawa niya. Meron silang kagad bahay. Meron bahay na kagad. Ba't mo gagawin yung kako? Hindi ganun ka-titid yung utak ko para magbikti ako, magpakamatay. Pero yun, aminin ko sa'yo, siguro yung isang buwan o dalawang buwan, talagang iniiyakan ko yan, pinggabi, umiiyak ako. Hindi ko inisip na mangyayari yun. Hindi ko inisip na mangyayari yun. Pero ngayon, nakamove on na po kayo, sir, sa 10 years? Ah, oo, wala na. Kumisan, madalas niyang kasyat yung anak kong panganay, kasi yung anak kong panganay malambot. Kasal po kayo, sir, no? Kasal kami sa West. Oh, pero legal pa rin ho yun. Kasi pagdating ng panahon, no, baka babalik din po sa inyo yun. Kasi kayo yung legal. Meron na siyang anak isa, isang babae. Ah, may pamilya na. Oh, meron na siyang anak. Tsaka meron ng isang babae yung anak niya, Juan. Grade 1 na yata ngayon. Hindi ko alam kung grade 1 yun o daycare, gano'n. Nag-aaral na, nakapost sa Facebook eh. Kasi yung mga anak ko, may contact pa sila. Pero ako, wala na. Mag-chat, hindi kahit sa Facebook, hindi ko na inaano. Para nga mawala na. Tsaka... Pero napatawad nyo na po siya? Oo, siguro. Napatawad ko na siguro dahil sa tagal na eh, 10 years na. Oo, tsaka kailangan sa edad nyo yan, kailangan nyo na talaga magpatawad. Oo, kasi, pero wala nang posibilidad na magkabalikan. Hindi na pwede. Kaya nga, dito ko tinuto kay DJ Jel na kapag nandito lang ako sa bahay, talagang nanunood ako. Nanunood talaga ako. Kaya naisipan ko, sumali ako di Arif. Matagal ko nang gusto sumali, kaso hindi ko ganong kung paano makakasali. Eh, nintindi ko lang. Hanapin nyo yung imo account. Dinownload ko yung emo ko. Nag-download ako ng emo, tapos doon ko tinignan. Ba, dito pala ako. Nag-chat ako minsan. Sa pangalawang tawag na sa akin to eh. Kaso nung tinawagan ako, meron lang ang kuninatid na summon sa barangay. Kasi dito, nakatulo ko yan, barangay tanod ako dito sa amin. Natid ko yung summon, nasikaso. Kung nung tawagan ako, nasa barangay ako, kaya nakasya. Dapat 1 week na. Ako naman po, since April pa yata ako nagpa-line up ka, Ma'am Pearl. Pero hindi naman po ako nagmamadali kasi hindi naman, kumbaga hindi naman yun ang pinaka, sa akin lang kung may dumating. Oh. Eh, sabi ko kung sino yung ipapartner sa akin, eh, tingnan natin. Eh, mukhang okay naman po kayo. Tsaka, sabi nga ng anak ko nung tinawagan ako ni Ma'am Pearl eh, ano yun, ma? Sabi ko, ano, wanted sweetheart. Sabi niya, bakit naghahanap ka pa? Kung tagahanap ka pa ba? Ako nandun naman ako sa ano kanina dahil maga naglalakad-lakad ako dito kasi sa amin
sa may irrigation, naglalakad tsaka mga palayan, sa tabi, naglalakad ako dyan tuwing maga, parang exercise ba? Nung mag-text si Ramon sa akin, oh, ilalain na po na po ba kayo? Okay po, sige, ready na po ako, nakanda po. Tapos sabi niya, oh, 8:30 po ang oras niyo. Tapos nag-live si DJ. Wala pang tama. Hindi pa pala ako. Ang tama na nakita ako nandun eh, baka 9:30 ako pa ako. Tapos maya-maya, ayan na, nag-text na. Bonjour, Sir Merlita. Kayo na. Ayan. Sige, naubos na po yung tatanong ko sa inyo eh. Parang sige, yung tanong ko sa iyo, hindi ako. Yung tanong ko po sa inyo, parang hindi akma kasi sa ano. O, sige. Okay lang po. Kasi taga rito lang pala kayo. Tsaka at least ano. Saan po kayo ngayon? Saan po kayo ngayon, ma'am? Po? Saan po kayo ngayon? Ano, Gigi? Saan po kayo ngayon? San Mateo Rizal, Gigi. Tapos si Sir naman, sa may Tarlac kayo, Sir, no? Tarlac City po. Yes. Tarlac City. Kasi ano, dating work ko po kasi sa sales ako, nag-resign ako last year dahil nga sa pandemic. Nakakarating po ako diyan sa may ano, Santa Rosa, sa may Robinson. Hawak kasi sa super ano, key account specialist po ako dati. Nakakarating account ko po 'yan diyan sa may ano, sa may Robinson, SM at saka Pure Gold. At ang ano, kaya once a month pupunta po ako diyan. Abot po ako ng Subic, Pampanga, North Luzon kasi ang area ko. Ah, okay po. Malayo-layo po yan. 4 to 5 hours ang biyahe. Oh, saan po kayo? Traffic kasi sa Saragosa. Po? Saan po kayo, ma'am? Metro Manila ng San Mateo Rizal po. Ah... DJ, saan po sa Cubao yung ano nyo? Sa Cubao Street. Sa Cubao Street, Barangay Nagkaisaeng na yun ah. Kahapon. Dati kasi ako nakatira dyan sa 14, sa May Marpis, 14th Street. Dito lang kami sa 15th Avenue ah. Saan po kayo, 15? 15th Avenue ah. Lapit lang. Oh. Lapit lang pala. Kahapon, sir, sa Linggiyan kami kahapon eh. Oh, nag... kahapon, dyan din kami sa Pangasinan. Sa Linggiyan ako kahapon. Inikot ko muna yung chikiting ko. DJ kahapon, nasa Linggiyan po kayo. Oh, grabing ulan dyan. No? 4 hours din yung biyahe. Alis kami dito, alas 10. Nakauwi kami, alas 7 na. Ang gabi. Sobrang lakas po sa gabi, DJ. Hapon hanggang gabi yung ulan. Lakas. Punta. Sige, sir. Papasyal si ma'am sa'yo, sir, ah. Pag may time. Pasyalan. Oh, sige po. Wala, ano na, DJ. Resign na ako, eh. Kaya, nung mag-resign ako, nag-manage na lang ako ng kunting business dito sa San Mateo. Yes. Nagtayo ako ng cafe. Oh. Kaya nandito ako, nakita mo yung, ano, yung background ko, garden. Ano pong business niyo ngayon, ma'am? Meron pa kong online ano po kasi since nauso nga po yung ano yung nagka-pandemic po, more on online. So nag-ano po ako ng since nasa sa sales ako, so nag-start ako ng online business, frozen item. Tapos nung ano, medyo na okay naman, nagtayo ako ng parang ano, cafe mini, parang mini restaurant po. Inopen ko yung pwesto ko dito. Nakapasyal nga dyan sa San Mateo. May kape-kapehan dyan, ma'am? Yes po. Ibali yung mga coffee po namin, signature brand. Merong Starbucks, Donut, yung Galvania, mga more on imported po. Kasi ano po, ikwento ko lang po sandali. Kahit hiwalay po kasi ako sa asawa ko ng 12 years na, close po ako sa binan ko. Yung binan ko po kasi nasa US. So, yung lahat ng, yung ano po namin dito sa cafe, more on signature brand, ano, imported po lahat. Kaya yung coffee ko more on imported. Wala kaming local. Kaya pagka napunta po kayo sa Mateo, DJ, pwede ko kayong ano dito. Saan eksaktong, saan yung eksaktong, ano ma'am, yung address? Aber. Sa ano po, Bankers Village po. Sa Banker Village? Opo, Bankers Village, gitnang bayan. Pagkaanan mo sa may McDo, diretso Bankers Village. Pagpapasok nyo, ano lang po, sa bagay cafe naman to, okay lang kahit i-advigay ko yung address. Number 81 Garnet Street, Phase 11D, Bankers Village po. Pagpasok nyo po ng townhouse, diretso nyo, makita nyo na po yung may umbrella na. Kasi tinit up po talaga po siya ng ano. Oh,
exclusive nga lang, ma'am, siya, no? Pero pwede, no? Kahit may gwardiya, sabihin, magkakape lang doon sa loob, ganun. Ah, wala pong, hindi po mahigpit ang gate ng Bankers Village, DJ, kasi ang ano nila, open po to, kahit ano, truck lang kasi ang inaano nila, dahil nga may sinisingil silang, yes, ano, charge sa mga truck. Pero doon sa mga nakakotse, nakamotor, ano, wala sila ganun. May chance, papunta tayo, sir, ha? Kape tayo ng imported, sir? Patikin man lang ng kape na imported. Okay po, okay. O, sir, kayo, lilibre ko kayo. Basta, pasyal-pasyal po kayo. Bigyan niyo po ng chance, relax niyo sa sarili niyo, hindi niyo puro trabaho. Kasi malalaki na po anak niyo, eh. Okay po yung naghahanap po kayo ng mapapartner. Kasi nasa tamang edad na po kayo, mag-ano na po kayo, mag-senior na po kayo, malapit na kayong, may pension po ba kayo? Meron. Tinatanong din yung pension. Bigay mo yung Facebook mo, papasahan kita ng picture ko. Hindi po, pension. Hindi po, pension po. Size SS. Sorry, kala ko. Wala man. Sir, kailangan, dapat bata-bata pa kayo, nag-invest kayo. Kasi, pakinabangan nyo pag, ako kasi, malakas ang loob ko. Nagano ako, nung nagtitinda ako sa palengke, nagano ako, meron lahat na SSS doon na, sa mga nagtitinda. Minsan lang ako nagulog, din na, ininto ko. Nako, sayang naman yun, sir, mag-ano na ako. Ako kasi malakas ang loob ko na mag-resign. Kasi, ano na po, safe na po yung SSS contract. Sa matagal po akong nag-work na eh. Nasa 200 plus contribution na ako. Kaya sabi ko nga, wala na po akong ano mag-work. Business na lang. Tsaka ang mga anak ko naman, ano, kahit pa paano naman yung tulong ng biyanan ko nandoon. Kahit hindi masyadong ano doon sa asawa ko. Pero ano, sabi nga po nila, hindi daw ako swerte sa asawa, pero ano naman, blessed naman po ako sa biyanan ko. Kasi kahit matagal na kaming wala, naka-ano po siya, nakasuporta naman po. Pero syempre po, hindi naman po habang buhay ganun. Kaya kailangan ko rin po talagang magsika para sa mga bata. Laki po ng gastusin, lalo ng panahon ngayon, lahat nagmahala na. Okay. Nandiyo niyo lang po yung live niyo, sir? Nawala po ako, sir? Baka yung signal po kayo. Andiyan naman. Ganito na lang baka po, ha? Sir, ibigay mo yung picture mo. Ay, picture. Nawala po kayo, hindi pa yung marinig. Ah, yun lang. Kasi may tumawag yata kay sir. EJ. Po? Nawawala ko. Ayun, may tumawag kasi kay sir. May tumawag. Opo, na. Talagang mo off nyo lahat ang notification, sir. Talagang dito tayo marinig niyan at saka makita. Paano yan? AJ, samantalahin ko yung pagkakataon. Thank you po sa okay. Ano, sa pagkakataon. Tagal ko nagantay, sabi ko nga siguro ito na yun. Pero, hello kuya, narinig mo na ako? Sir? Hello, nawala po siya. Hindi nga tayo naririnig. Magmakalugar kami, mama. Maganda yung view dyan sa may San Mateo, no? Pero pag ganitong opo panahon kasi, medyo baka maulanin dyan. Hindi naman. Mabaha. Hindi po. Hindi po, ano. Hindi po. Gitnang bayan lang po ako. Tsaka yung lugar namin, ano naman. Basta wag lang po mag-overflow yung mga malapit na DJ, nawawala daw siya, pero naririnig ko naman siya. Kuya, hindi mo ako naririnig. Yes. Sige. Sir? Hello po. Ay, di talaga tayo naririnig niyan, ma'am. Sige, hayaan nyo na po. Kasi... Ito, nakabalik na ako. Ayan. Sir, okay. Narinig po ninyo si ma'am? Hello po, sir. Hello po. May tumawag kasi kay sir. Di bali, ma'am, ha? Pagpatuloy... Sir, may katat kaya ata, sir, acharo. Sige, DJ, thank you po sa time at saka sa pagkakataon na binigay nyo. DJ, pwede mag-shoutout lang. Marami pa kong mga friends na OFW, Hong Kong, meron sa Singapore, meron sa ano na, ano sila. Member din po sila ng ano. Sige, ma'am, go ahead. Shoutout sa mga kaibigan ko, lalo na po yung sa kay Carol sa Hong Kong, si Maricel sa Dubai at saka yung mga friends ko dyan sa Singapore. Ingat po kayo lagi. At saka yung friends ko na dito lang sa ano nakikinig na nagulat siya nung nalamang ilaline up ako. Ang sabi, naghahanap ka pala. Hindi po, gusto ko lang po i-share po sa lahat na hindi forget may edad na. Kasi lalo na sa Wanted Sweetheart po, ang dami pong mga negative comments pag mga edad na nagpo-post. Hindi po forget may edad na wala na pong chance. Kasi hindi nyo po alam yung pinagdaanan ng bawat isa.
So, kumbaga, hanggat may buhay, may pag-asa, hanggat tumitibok yung puso, naghahanap din po ng mga kasama. Kagaya ni Sir, naghahanap yan si Sir ng mga kasama kasi nasa edad na po siya na. Dapat may, iba kasi yung tumanda ka talaga, DJ, na may kasama kaysa nag-iisa ka. Kaysa sabi mong anong tapang mo, darating yung time, darating may time talaga, lalo na pagka, hindi lang sa yung sinasabi natin na pangangailangan o last ng ano ng needs ng katawan, na hindi po yun. Pero iba kasi yung may masyaran ka lang ng problema mo. Kumpanya. Kaya ko nasabi to kasi 12 years na po akong walang ano. Yes. Mm-hmm. At saka yun nga po eh. At yun sa sabi kasi ng lulo ko, ma'am. Yung lulo ko kasi may lulo yun, yung lulo nagsabi sa amin na kapag may asawa, basta yung asawa mo magkasundo kayo, nagmamahalan kayo ng maayos, mahaba buhay ninyo. Pero kung hindi kayo magkasundo, stress ka, maiksi buhay mo. Now, kung nagkatagpuan kayo ng partner mo na nagmamahalan kayo ng tunay, hahaba buhay ninyo. Ganun po. Kaya nga po. Oh. Kaya nga po, DJ, nilit go na yung mga masasamang ano, parang mahaba pa buhay ko. Para humaba pa buhay mo. Pero mas lalong good vibes lang. Sige. Ayan. Sir? Ako kanina. Ah. Di ko alam kung paano ko pindutin. Mabuti na pindut. Kasi kung mabuti nahanap ko. Kasi kung tawagan kita ulit, sir, hindi rin magre-ring sa iyo kasi hindi mo na drop, kailangan i-drop mo, hindi mo ako marinig. Oh, wala ka nang tanong. Oo. Kasi kung ipapadrop ko sa kanya, sabihin ko, sir, i-drop mo, sir. Hindi niya rin ma-drop kasi hindi niya marinig yung sinabi ko. So hindi ko matawagan. Okay, ganito na lang po, ma'am, ha? Usap po kayo off-air, pagpatuloy nyo na lang pag-uusap nyo. Dalit narinig mo. Sige lang po, DJ, mukhang marami akong... Hindi ko alam kung ako ba ang may matutunan dito, baka siya may matutunan sa akin. Paano kaya gagawin ko? Aha, ganito na lang. I-chat mo na lang siya, ma'am, ha? Thank you. Opo, chat. Salamat, DJ. God bless po. Likewise. Bye-bye. DJ. Bye-bye. Kung maswerte ka sa iyong kasama sa buhay, asawa, mahaba ang buhay dahil unang-una, mag-ng-ng kayo, lagi kang pinapawisan, exercise, no? Siyempre pag mahal mo, lagi kayo nag-ng-ng. Ano kaya yun? Mahaba buhay mo! Kasi ang ng-ng, the best exercise daw talaga yun, ayon sa sabi ng lulo ko. Oho. At saka yung feeling kasi, laging mataba yung puso. Ay, galing, baka magkasakit ka nun mataba. Ibig sabihin, parang in love ka palagi, ganun. In love ka palagi kapag mahal mo yung kasama mo. Ayun, kung hindi mo naman mahal, lagi ka stress kasi pala inom, sinasaktan ka, physical, saka emotional, iiksi buhay mo. Kaya swerte yan sa pag-ibig. Ha? Mayroong ganun na nag-stress yung mukha dahil hindi swerte sa kanyang partner. Ay, maluoy ka. Paano ini?